Aga lang naman. Hello, test mic. 1, 2, hello. Hello, test mic. Kamusta po ang aming sounds? Kung meron hong nakikinig po dyan sa amin ngayon. Oo, i-message nyo ho kami bago po natin ituloy-tuloy ito. Feeling ho namin ay... Marami hong nag-comment na para daw ho kaming mga transformer. Para kaming mga Autobots. Papakinga ko muna ha. Ayan o, sabi ni Father Rog na sumusubaybay sa atin. Okay na! Okay na? Okay, very wow. Good. Okay po, Father. Wow, salamat po sa inyo, mga taga-subaybay, at naging maayos na po. Palagay yeah. ko kasi masyado hong nagagamit utahan natin ng bonggang-bongga itong ating computer, kaya nasaktan. Ayan, nagka-trauma din. Yung ating nung... Teka lang, sige, magsalita ka lang, Father Nesson. Ang ating sounds ay nagkaroon din ng problema gawa ng palagay ko, na trauma din ito. Okay. Ayos na. Very good. Natin. Mm-hmm. So, yun. So, maraming salamat po sa inyong mga comments. Ayun. Yeah. At muli po nagbabalik po tayo, mga kakonect. At gaya po ng aking nabanggat kanina, yung ating napakagandang topic na pag-uusapan, although medyo mabigat ito, Father, yeah. Dyan, kaya seryoso ho tayo, seryoso. Alam niyo naman no, talagang dito naman no sa Vincent Connects, ever since talagang seryoso ho tayo. No, so ano? seryoso tayo. So pag-uusapan ho natin ay yung topic na sinaktan noon. Nagkasakit ngayon. Pero bago mm-hmm. po tayo magtuloy-tuloy po sa ating talakayan na yan, ay maganda hong pasimulan po natin ang gabing ito, ang ating programa ng isang panalangin para po tayo humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Sige po, Father John. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Sa aming talakayan ngayon. Naway ito ay magbigay ng inspirasyon sa aming lahat upang mas pangalagaan namin ang kalusugan ng bawat isa, lalong-lalo lang ng mga anak namin, mga bata, kabataan, nang sa ganoon sila ay magsilaking kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin po ito sa pamamagitan ng aming Panginoong si Jesucristo. Amen. Amen. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. O Maria, ang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ating pong susugan po ng Bible quote. At sinasabi po dito sa ating Biblia. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. That's from Matthew 18 and 10, mm-hmm. chapter 18, verse 10. So, yun po. At sa atin naman hong daily vitamins, it is true that illness, far better than health, makes us see what we are. Sinabi ni St. Vincent yun, no? Oo, sinabi niya yung kinopya ko yun sa Google eh. O, pag hindi niya na yun, mali yung Google. Sinabi niya, okay. Kinopya ko lang eh. Hindi ko naman inoon atin yan. Hindi, nung kaya kasi nung inanong mo yan, tinorward mo na, tanong ako, ano kaya ibig sabihin ni St. Vincent doon? Unless meron ka ng reflection doon. Ah, ako parang naiisip ko lang na sa pagkakasakit mo, ayun ah. Ay, yung, ano nga ba siya? That illness far better than health. Hindi kasi alam ako ang pagkaka-interpret ko diyan. Kasi pagka malusog ka, pag ikaw ay alam mo 'yun, you can do everything eh. Mm. 'Di ba? So masyado kang dependent sa sarili mo. Yung bang ang akin, pag nagkakasakit ka, nakikita mo meron kang panghihina. And I think you would see that me as a person is very fragile. Nakikita mo yung kahinaan mo. No? Yes, at sa kahinaan mo, dun mo makikita ang Panginoon. Okay. Yeah, yun. Yeah. Diba? Pwede, maganda yun, maganda. Oo, oh, yun yun eh. Diba? Ngayon, alamin ko na lang kung sinabi talaga ni St. Vincent. Oo, i-Google nyo! I-Google! Yeah, yeah.
Eh, Google ninyo eh. Doon ko sa Google kinuha yan eh. Sinerch ko, Shane Vincent de Paul saying. Yeah. Sayan po, yung quotes niya. Maganda po, di ba? Totoo naman yan, in our own weakness, we will see that somebody is greater than us. We need the help of somebody, and that is God. Mm-hmm. Di ba yung kay St. Paul din, no? Tama-tama bukas, oh, conversion niya, di ba? Yeah, tsaka foundation po ng mga Vincentians po tomorrow. Opo, yeah. Kaya kami po ay pagdasal po ninyo, no? Maging malusog upang patuloy po na makapaglingkod sa ating mga kapatid na nangangailangan, lalo na ang mga dukha. Ayan. Yeah. So, sige, tayo ay magsimula na ng talakayan. Eh, pag-uusapan natin ay seryoso talaga ito. Opo. Mabigat-bigat to ito. Di ba sabi nga natin tuwing fourth Sunday, ano yung fourth Sunday, no? Family. Pag-usapan natin family, paano magpalaki ng mga bata, no? Yes. Paano yung tamang pagpapalaki rin, no? Mm-hmm. Para di mapalapit sa pananampalataya natin. Kaya ito po yung napili nating topic ngayong, I think napaka-importante ito kasi yung upbringing ng mga bata, no, yung paano natin sila inaalagaan, ano yung impact nito sa kanilang kalusugan, kanilang health, mental health, no, yung kanilang spirituality, yan po yung ano. Kaya po kung gusto niyo pong i-share po itong ating programa ngayon, no, para po dun lalo-lalo yung mga young families, no, every fourth Sunday. At kung may mga tanong po kayo, magtanong lang po kayo, dalawang linggo po magkasunod po ito. At yung mga hindi natin masasagot ngayon, pwede nating sagutin na next week. Opo. Yes. Yes, para kasi po meron tayong fifth Sunday. Usually, yung inaalat natin na, yung fourth Sunday sa family. So, yun. Yung fifth Sunday natin din po, gagamitin po natin part 2. Kasi po, medyo mabigat po itong topic natin. At gusto naming maipadalam ng yung mensahe na sa ganun may matutunan po tayong lahat. Okay. Yes. So Father Nelson, may mga pictures ako rito, no? Yan, sige nga. Oh, ito ayan. Siguro ako nakikita po ninyo mga viewers po natin, no? Bakit sinaktan noon? Bakit nga ba? No? Tapos nagkasakit ngayon. Ayun. Sisimulan ko, no, ng may pag-aaral pong ginawa. Ito ho ay very recent lang, mga late 1990s po hanggang 2000, hanggang ngayon po ay ginagawa po ito sa buong mundo na tinatawag na ACEs, no, Adverse Childhood Experiences. So, pinag-aralan po ito ng mga doktor, ng mga psychologists po. Chinek po nila kung ano yung in-investigate nila kung ano yung epekto noong abuse, neglect at household dysfunction sa mga bata. Okay. Abuse, neglect, household dysfunction. May idea ka ba, Father Nelson, kung ano yung mga ito? Okay. Pag abuse, alam na natin eh. Siyempre. Diba? Abuse. Oh. Physical, no? Yes. Yung sobrang pamamalo at pananakit sa mga bata, no? Mm-hmm. May impact po. Meron po ang epekto po sa ating mga kabataan, no? Basahan na yan. Ang pinaka-important word na nasa nabanggit mo, Father, dyan ay sobra. Sobra. Oo. Sobrang pamamalo. Kaya pwede rin natin pag-usapan ano yung sobra, no? Uh-huh. Yung talagang nakakasakit, nakaka-trauma sa bata. Uh-huh. Kasi minsan yung iniisip natin baka hindi sobra, pero sobra eh. Uh-huh. Dahil depende po yan nga sa pagdating sa bata eh, yung impact po nito, no? Emotional abuse. Emotional abuse, ano ba yung mga emotional abuse na pwedeng naiisip po, Father Nelson? Siyempre, yung bawa, sa bata, ano, yung mga napapagsabihan din ng hindi magaganda. Yeah, verbal, no, ina-abuse, sabihin na, bobo ka, no, wala kang kwenta. Oh, mga ganyan, no? Diba? Mana ka sa tatay mo, bobo mo. Pero kung okay naman yung tatay mo, di okay yun, di ba? Oo, oh, yun na nga. Problema nga, pagka yung naalala ko, yung nanay, pagka the best yung anak, talagang talagang grabe, highly appreciated yung anak, pinopost pa sa Facebook eh, ano? Okay, yan. Pagka may mga kalokohan yung anak, yan, manang-manak sa tatay mo. Okay. So yan po, yan mga emotional abuse, no, yung verbally na-abuse ng mga bata, no, yung kanilang kalooban lalong nasisna, panghihinaan ng loob, yan. Ang sexual abuse, no? Alam po natin, no? Unfortunately, may mga bata pong naaabuso, no, sexually, no? Ito rin po, matindi po ang dating po nito sa brain development.
ng mga bata. Pagkatapos ng abuse, neglect, physical neglect, yung kahit na alam yun na meron namang pagkain pero ayaw pakainin, pinapabayaan. Meron gano'n sa physical neglect. Emotional neglect, ganun din yung mga needs nila, emotional needs, no, yung tipo na iyak ng bata the whole day, the whole morning, pero parang walang pinapansin talaga, hindi pinapansin. Although minsan ginagamit ito yung para yung to train yung mga bata, pero pag sobra din talaga, no, nagkakaroon din ng impact po ito. Basta kahit anong sobra, masama. Yes. Diba? Yun naman yan eh. Ang challenge ngayon, alamin nga natin kung yung sobra sa hindi. No? Mamaya pwede natin siguro pang explore po yung mga yon. Household dysfunction, ito. Ito yung original study ho. No? Ito, nag-expand pa ho ito. Dumami pa po ito. No? I actually am giving talks on this one. May mga ilang grupo na po yung nabigyan ko ng talk. At gusto ko sana ma-spread pa ito, to spread awareness para matutunan natin kung ano yung magiging epekto sa mga ano yung association at relationship nito sa health ng mga bata. Kasi minsan pag nag-uusap tayo, akala natin ang health natin ay naapektuhan lang ng exercise at ng kain. Di ba? Ordinaryong tao iniisip ko pag ikaw ay may sakit kasi yung pagkain kinakain mo. Totoo rin yun. Healthy lifestyle. Yes, oo. Totoo rin naman yun na yung pagkain napaka-importante. Kaya lang hindi lang ho yun. Ito ho, ito yung breakthrough nitong study na ito na ipakita. Mamaya, explain pa ho natin. Oo. Tsaka nababasag yung mga ganyang ano eh. Alin? Mga ganyang paniniwala na kinakailangan kumain ng gulay para humaba ang buhay. Kasi healthy yun. O, maganda yun. Yung madre dyan sa may asilo, ano? Sister Tuding, Sister Gertrude, ano? 93 years old. Oh. Oh, 93, 96. Anong kinakain niya? Ano? Corn beef. Yun lang. Hindi talaga siya kumakain ng gulay. Pero 93, 96 years old. Siguro kung kumain pa siya ng gulay, baka mga 100 pa siya. Hindi, baka nga kung kumain ng gulay yun, lalong panghinaan siya. Pero maraming factors, no? So, hindi lang naman yung food, nutrition, yes, hindi lang yun. Maraming factors po talaga na nakaka-epekto. Ngayon, mapag-usapan natin kung bakit in trauma, isa hong malaking factor na dapat natin tingnan. Okay, yung original study, balik tayo. Yung merong kasama sila sa bahay na may suicidal o kaya may depression din ng mga bata, yung nakikita ng mga bata, may epekto rin. Meron din palang relationship yun sa health. No, yung kahit yung kasama mong nanay mo laging depressed, no? Yan. Or nakita rin nila na yung nanay na laging binubugbog. Okay, yung domestic violence, no? May impact din po 'yan. May relationship din po doon sa health ng mga bata pag tumanda sila. Divorce and separation. No, dahil syempre malakas 'yung dating sa mga bata pag naghiwalay 'yung mag-asawa, 'di ba? No, how we wish, no, kaya nga magandang pag-usapan din ito na 'yung paano natin paiigtingin, tama ba 'yung Tagalog ko? Paiigtingin. Tama ba? Ganda ng Tagalog mo, yeah. Ano ibig sabihin 'yung para ma-strengthen, no? Oo, tama, paiigtingin. Lupit ka ng Tagalog. 'Yung pagsasama ng mga ano, ikaw parish priest ka. Ano bang preparation na ginagawa ninyo sa pre-K na? Yung kamusta ang pre-K na sa parokya? Di talagang more on experience lang mga kwento. Kaya lang tapos, syempre, aside from dun sa mga teachings of the church, talagang mga experiences ito ng mga mag-asawa na talagang dumaan din sa mga struggles nila. So, marami nakaka-appreciate nun. Kaya lang ang problema ko, ang criticism ko sa pre-K na, correct me if I'm wrong, parang isang beses lang ginagawa ito, tapos-tapos na eh, no? Hindi naman. Minsan sa amin, three weeks. No, ibig sabihin, wala nang follow-through pag kinasal na, merong post-K na sana. Ah, hindi. Pinag-isipan na yan ngayon. Ginagawa na yung post-K na. Kasi yung pre-K na, minsan yung, tsaka depende kung sino rin nagbibigay. Diba? Kung magaling yung facilitator mo. Correct. Kung trained talaga. May training naman na ginagawa ngayon sa mga, sa dioceses. Yan. Ginagawa talaga nila yan, lalo na yung mga speakers. Merong may monthly na training din sa mga family. Oo, kasi the reason why I'm talking about this kasi importanteng malaman ito ng mga may asawa kung gaano ang impact nito. Balik tayo doon, no? Pag may nagda-drugs sa family, no? May relationship paglaki ng bata. Kahit hindi siya nagda-drugs yung bata.
o kaya may nakulong. Ito yung original study. Next time, pag-usapan natin ano yung development, in-expand pa nila ito. Pero more or less, ito yung hinanap nila. Tinitignan nila kung ano yung epekto nito sa kalusugan. Ito yung nakita nila mga, ano, ito yung mga naging result. Pag tumanda na yung bata, at merong experiences na gano'n, sinukat nila no, kung ilang beses, ganong karami, pag more than 4 sa 10 score na yon, 10 kasi yung item na yun, 10 yun eh. Pag meron kang 1, 2, 3, the higher score you get, the higher probability na magkakaroon din ng merong relationship dito. Ibig sabihin, yung pagtanda niya, lack of physical activity, parang walang ganang gumalaw. No? Smoking, paglaki niya, mahilig manigarilyo. No? Alcoholic, no? Nagiging alcoholic po itong mga batang na-expose sa ganito. Drug use, no? Tsaka yung missed work, yung hindi pumapasok lagi. Ang sinasabi lang po nito ay may relationship po. Ibig sabihin, the more scores doon sa abuse, neglect, tsaka dysfunction, higher ang probability na maging ganito compared doon sa mga bata na hindi nakaranas ng ganun. Eh, paano kung nakaranas pero less? Yun. Kung less, mas less yung kanyang probability. Pero meron ba talagang bata na hindi nakaranas doon sa mga binabanggit mo? Meron din. Pero nang nakikita at least sa study po ngayon, at least 50% merong isa. So in short, napakala ano at talamak, tama ba 'yung Tagalog ngayon? Talamak. Oh, yung ibig sabihin widespread. Matindi, oh. Marami ang naapektuhan talaga, no? So hindi lamang isa, hindi lamang konti. Kaya nga dapat pag-usapan. Sabi nga, kung merong pandemic ng COVID, may pandemic din dito, yung childhood trauma na buong mundo no sa kanilang pagsasaliksik po, they found out ito po. At ito pa, physical and mental health, ano nangyayari? Obesity, nakita nila yan. No? Yung mga maraming karanasan na negative childhood adverse experiences, mas obese po sila compared sa hindi. Diabetes po, may connection din, no? Diabetes, paglaki nila. Abuse yata kaming pamilya. Kasi marami. May mga diabetes yung mga kodik. pwede mo, tignan yun. Kasi hindi rin. Genetic yun? Sa ito pa. This is genetically passed. So yung mga bata ngayon na nakaranas nito, naipapasa rin sa next generation. Ngayon yung nakikita ngayon nila sa research. Pero yun naman sa amin, genes yun, sa genes. Hindi naman kami abuse. Minahal kami ng mga magulang namin, mga lola at lola naman. Sa itsura mo naman. Sa itsura mo naman, no? Masayahin. Maraming factors pa ho. Hindi mo ibig sabihin, kapag kami diabetes kayo, yun ang dahilan ng abuse. Yes, no, hindi. So, I'm not saying that po. I want to be clear, no? Pero yun po, may mga possibility pong gano'n. Kasi acquired, pwedeng genetic, pwedeng ito. Pero ang sinasabi lang nito na ito ho, ay mayroong role po ito. Malaki yung role din po nito na hindi natin dapat isantabi. Suicidal. Yung mga bata, pag laki nila, pwede silang suicidal. So mayroong STD, yung sexually transmitted diseases. Heart disease po, ganun din. Cancer, stroke. Okay, broken bones, no? Tsaka sa lungs, no? Ito po yung mga nakita ng ating psychologists at mental health practitioners sa kanilang pag-aaral. Sinimulan po ito sa Amerika, itong study na ito. Okay? And then after that, they expanded, and World Health Organization, ang WHO ngayon ay is already nag-expand na po. Kaya meron tayong mga may mga sexual abuse law tayo, no? O yung physical abuse, no? Yes. Kaya po ginagawa yun is mga battered wife. Ayan, to respond to this, no? Dahil may impact po talaga sa mga kabataan natin. Kapag ka naaabuso in later in life, pag exposed sa neglect at saka sa dysfunctionality sa family. Kaya mabigat, 'di ba? No, kung titingnan natin, ako I'll say nung nag-text, nagkumuha po ako ng score nito na meron pong survey po ito, may questionnaire, yung original po. I'm just talking about the original kasi marami na pong development at na-criticize na rin po itong study na to kasi kulang pa raw.
At saka itong ginamit po ito sa isang sector pa lang ng mga, I think if I'm not mistaken, ito yung mga low income yun sa simula. Kaya nga in-expand nila naman sa mga middle and high. And so far, what they are finding out, similar. Mm-hmm. Okay, ginawa rin sa ibang bansa. Sa Pilipinas, meron na rin. Nag-study na rin po rito. Pero I think only yung participants sa research, hindi ko nakita lang research, mga 1,000 plus lang yata yun. Pero anyway, so ang nakikita nila, meron po talagang na dapat natin tignan itong sinabi ko kanina, itong mga abuses na ito na nangyayari sa atin. And we need to respond to this. Miski ang simbahan. Ayaw, no? Kasi we have a role, no? Paano natin tuturuan na itong ating mga parokyano, kaya po yung ating mga family, no? Lalong-lalo kung meron kayong mga family ministries, no? Diyan papasok yan eh. Di ba? Diyan papasok yung mga ito, mga bagay-bagay nito para yung mapangalagaan po natin yung kalusugan ng ating mga bata, ating mga kabataan. Dahil paglaki po nito, ito po yung sila po ang merong may impact po ito. Kaya nga sinasabi ko, pagdating mo ng college, ano pinag-aaralan mo? Pini-prepare ka saan? Abay, para yumaman ako. Oh, makatapos ako ng pag-aaral. Diba? Para maging successful. Ayun. Oh, yung college preparation natin sa school, yung mga ordinaryong college, they're being prepared for work. Yes. Pero are they being prepared well for family life? Mm. Di ba? Magandang tanong yun. Kasi may impact po ito miski sa kanilang economic. Nakita po niyo, pagka yung masyadong nato-traumatize, ano nangyayari? Hindi sila productive sa work. So, hindi rin may tuturo yata yung well-being, ano? Yeah, oo. Wala masyado. Unless na meron kayong, ano, MAPE, Music Arts and PE. MAPE ba yun? Oh, yeah. Kaya, ano yun, gano'n, exercise. Kaya importante yun, dahil mga mental health ang topic natin, no? Ngayon, siguro ngayon naglalabasan, mas challenging yung mga batang lumaki sa isang traumatic environment. Tapos ngayon, pandemic pa. So, yung impact nito sa kanila ay hindi natin pwedeng i-discount, no? Kaya yun yung nagiging concerns, no? Ngayon, kung mayroon po kayong mga tanong, may comment po kayo, gusto niyo mag-share po, pwede naman po kayo mag-comment po rito, no? Meron nga nagkwento dito, eh. Ano sabi niya? Sabi naman niya, ito naman yung kanyang, ano, eh, yung kanyang issue before. Nung bata pa daw siya, gustong-gusto niya yung ano, magkaroon ng Power Rangers na laruan. Okay. Oo. Tapos, siyempre, bata pa siya, mahirap lang sila, hindi siya nakabili. Ngayong nagkatrabaho na siya, binili niya. Yung Power Rangers? Just to meet up yung kanyang, ano, yung kanyang need when okay. He was still a child. Ayun. So, yun lang naman ang kwento niya. Nahanap ko yung connection nun. Ito may nagsabi. Although may siyempre yung mga issue mo before nung kabataan ka, kung minsan ayun, sinasagot yan ng mga paglumalaki ka na, di ba? Yeah, yeah. You're trying to answer that when you're already have the means, di ba? Kasi minsan may napanood ako talagang yung hindi siya makabili. One time na feature yun sa isang program sa TV. Hindi siya makabili nung laruan na paborito yata niya, Batman o Superman. Abe, nung nagkatrabaho na siya at naging ano na siya. Ang dami niyang binili. Binili niya yung collection niya. Nag-collecta siya. Mga issues eh. No? Pero, may connection ba yun sa wala atin? Wala. Sinira lang okay niya. Kasi mga issues na ano eh. Na, pero, kaya, you know, for example, yun, napag-usapan natin yung college, may sinabi si Ed, si Ed Jason Valiente. Sabi niya, mayroon po subject sa college, understanding the self. No? Ewan ko kung ano yung understanding the self. Pero, depende lang siguro kung ano yung content ng kurso na yun. Baka sa ano yun? Depende sa kursong kinukuha mo. Although, baka binibigay. Yeah. Kasi yung iba, may topic na ano yun. Nabawa, may subject na philosophy of man. Pero you don't talk about it. Ang hinahanap ko sana, may parenting classes eh. Paano magpalaki ng bata? As simple as that. Siguro, no? Kung ang, no? Ang topic, ang kurso mo ay ikaw ay psychologist, baka pwedeng pag-usapan. Iyon nga, pero dahil 90% naman siya mag-aasawa eh. Di ba? Dapat parang parte talaga ng ano yan. Kung hindi man, dun tayo pwede nating punan
puhunan ng simbahan yun, yung mga family ministries. At alam mo ba kung ano nakakalungkot ngayon? Ano ang nakakalungkot ngayon? Dati may mga ano pa, kahit pa paano, may klase pa kahit sa mga Catholic school. Mm. Yung iba yata para matatang inaano eh, yung mga private school. Unless na Catholic school, pero may mga private school, minsan tinatanggal na yung values education. Ah, talaga? Oo. Bakit tinatanggal? Eh, may hinahabol eh. Na, halimbawa, sa public school, kinuwento sa akin ng isang kakilala ko, nawawala siya dahil may ranking eh. May ranking silang gustong ma-aim. So, pagka may values kasi, values education na tinuturin, o may mapupunta ng mga katekista para magbigay ng katekesis, hindi kasama sa ano yun eh, sa ranking yun eh. Para siyang masyadong extra-curricular lang. Oo, parang ganun, extra-curricular lang siya. So, kung kinakailangan nilang pataasin yung ranking nila, tatanggalin na nila yon, magpo-focus pa sila at ahabaan yung ibang ano. Mga ano lang yun eh, yun nga, parang extra-curricular. Yeah. Mm-hmm. So nawawala kahit yung values education, di ba? Sa pagbibigay ng katekes kahit sa amin doon, depende pa kung yung principal ay iba ang sekta, hindi ka patuturuin. Pero ang values naman hindi naman religion, di ba? Hindi naman. Okay. Pero yun, yung tsaka kasi mahirap na topic ito eh. Ayaw nating pag-usapan ito eh. Miski ang mga family, no, we tend to keep this secret na yung mahirap eh, trauma. Oo eh. Naman, syempre. Diba? Kahit trauma. Na yung mga ano eh, yung mga sexual abuses sa family. Yeah, yeah. Oh, 'di ba? Hindi ito madali, hindi po ito madali. Sexual abuse sa simbahan, ganun din, 'di ba? Correct. Hindi natin basta-basta pag-usapan, pero I think we need to talk about this kasi napaka-importante para sa kalusugan po ng mga kabataan natin. Yung impact nito sa kanila, no? O si Franz Diaz, sabi niya, "Father, theology on family and life po." O may theology and family and life, no? Sa college to, France, no? Siguro nga naman, no? Ngayon, yung content na lang nun. Ako yung mas iniisip ko nga yung as basic as how to raise children. Ano ba yung tama? Okay ba yung mamalo o hindi? Pinagtatalunan din yan. Depende. O, di ba? Sabi. Depende. Kasi nung ginagawa ko yung research ko, na bring out yan, lumabas yan kasi I've been interviewing ng mga bata, no? Kasi ngayon I think merong law na ayaw kung napasa na ba yon, paki-comment nga po kung naipasa na yon. Pinag-uusapan na pagbabawal na yung ang tawag dyan, physical punishment, yung pagpapalo. Sa Pilipinas yun, alam ko na pag-usapan yun, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Depende siguro sa pamamalo, kung pinapalo dos por dos, pagbabawal yun. Yun nga, hindi ko nga alam, hindi ko pa kung meron po kayo, mai-comment nyo lang po yun. Pero merong may usapin na gano'n na i-criminalize yata yung gano'n. So parang nga, kasi nga, ito I think it's in response to the WHO, World Health Organization, yung kanilang proposal na ganito, no, how we can protect children from being abused. Kasi tuturi naman, marami talagang magulang, kung magmamalo, parang nagkakatarsis. You know what I mean? Yung hindi lang talaga ang talagang latay, no? So yung kasi depende rin sa yung anak kasi talagang sobrang kulit, ano? Oh, talagang sobrang oh, kulit. I know. Talaga. So ikaw makulit ka nung bata ka, di ba? Hindi naman ako inaabot eh. Mabilis kang tumakbo. Pero hindi totoo, di ba? Yung minsan yung pagpalo nila talagang matindi yung hindi lang yung galit na galit kasi rin, kaya minsan hindi mo alam yung palo mo, malakas talaga, traumatic correct, sa bata. Correct. Hindi, kaya ako, medyo cautious din dapat tayo kung gagamit tayo ng corporal punishment ba tawag doon? Sa katawan. Ano man tawag natin doon? Basta parang may tawag tayo doon. Pakicomment nga po, nakalimutan ko yung term. Anyway, so kung sakasakali man papalo, siguraduhin natin na hindi tayo nagkakatarsis. Anong ibig sabihin nun? Yung nilalabas natin yung galit na galit tayo, minsan pagka you're in the height ng emotion mo, talagang malakas yun eh. Hindi mo makokontrol eh, di ba? Iba yung deliberate at conscious ka na sabihin mo lang na, yes. Okay, tayo ka dyan, okay, may konting palo, no? Or whatever. Pero may mga ibang kultura, talagang pinagbawal na po yan. Oo. Pinagbawal na. Kaya nga sa mga schools, bawal na yun, di ba, yung teacher din. Oo, bawal. Bawal na ngayon yun. Kasi noon, okay noon yun eh. Yun nga yung problema din ng mga teacher. Kasi talaga minsan may mga estudyante talaga na matigas na, sumobra na. Sobra talaga, Na yung teacher yung nagka-trauma. Yung teacher ang nagkasakit. Yeah. Dahil sa pagsaway dun sa bata, hindi naman masaway. Hindi naman, alam mo yun.
Nako, talagang ano, mahirap, mahirap. Sabi yeah. nga ng mga kilala kong mga teachers, kahit yung mga kapatid ko eh. May sumagot na si Ed. So tama, yung corporal punishment. Unlawful na ba sa Pilipinas? Okay. Kung unlawful na siya, so it's not permitted sanction under the revised penal code. Okay. Yeah. So yung it's yung sabi ko, pinag-usapan ito ng matagal. Pero there were some groups of parents na mga ano, sinasabi na kailangan din o yung meron silang counter-argument nga doon na marami din sinasabi nila, ako pinalo ako pero naging mabuting bata ako. Mm-hmm. Na nakatugulong yung konting fear, no? Oo, oh, correct. Although at the moment, yun nga, yung nakikita natin sa ano, ako naman, yung na-discovery ko sa aking research is yung how you send the message. Mm-hmm. Yung how, napaka-importante. Ano ibig ko sabihin ito? Yung may mga bata na perception nila na talagang dahil pinapalo sila, hindi sila mahal. Mm-hmm. Malakas yung impact noon. Meron akong mga bata, kabataang na-meet, na pinalo daw sila ng bata, pero in-explain sa kanila ng mga magulang nila na, Father, ganito pong linya. Sabihan kami na, okay, papaluin kita ngayon kasi naging bad boy ka o bad girl ka at dahil mahal ka namin, ayaw ka naming mapariwara. Oh, Tagalog ko naman, mapariwara. No? And sabi nila, naunawaan nila yun kasi bata pa lang lagi in-explain. Oh, so, iba ang dating sa kanila. No? Ngayon, I don't know lang kung ano nang talagang ano ang ano yung mas tama or what, pero at least doon sa aking research na yon, medyo yun puntong yun, mayroong point yung punishment na yon. Pero qualify natin yung matindi talaga, hindi ko talaga. Bawa yung pamangkin ko pagka medyo makulit. Oh, ginagawa nung aking brotherin ko tsaka nung kapatid ko, napapalo din minsan sa kamay. Oh. Just to give a signal na, oh, yeah, mali yung ginawa mo, tapos papaliwanag nila. Yeah. Okay. Oh, maganda yun. Tsaka, ayun nga, siguraduhin nyo lang kung, ito lang siguro sabi ko, no? Although I'm not yet sure about this, pero kung gusto nyo i-gamamit ng palo, make sure hindi ho kayo on the height of your anger. Mm-hmm. Correct, correct. Oo. Na you are doing it malino sa inyo to, kasi may mga parents gusto pa rin gumamit na eh. You're doing this to teach a lesson. Correct. Kung hindi naman, may alternative din naman. Kung ayaw nyo naman i-gumamit na ng corporal punishment. Face the ball! Ayan. Ayan. Paano mo nalaman yan? Ha? Ginagawa sa akin din yun. Nung teacher ko naman. Ay, no. Yung mga time out. May tinatawag nilang time out. Okay, you will not join us muna, no? Parang sa minor seminary, ginagawa sa amin. Pinapatayo kami. Parang ngayon naman, yung mga ibang kaibigan ko, pagka yung may punishment yung bata, oh, you will not be able to make use of your iPad for this weekend. Ayan, mga ganyan. Oh, maganda yan. Yung kapag merong ano, bawal ka manood ng TV the whole day. Yan, mag-iPad, mag-cellphone correct the whole day. Ano. Reinforce po natin. May other ways of doing punishment. Eh, no? Yes. Kasi ang worry ko lang ho, kapag yung kayo at the height of your emotions, no? Yun ang kinakatakot ko, baka you can really hurt your children. Definitely. Na pag-alala natin. Mm-hmm. O ito, may nagsabi nga, sabi ni Herma, ang dapat kasi sa mga bata ngayon, pads, kausapin pag nagkamali at mag-warning pag inulit niya ang pagkakamaling yun. Ay may punishment na ibibigay sa kanya. Yeah, maganda po. Ako, I always believe na children can understand and talk to them and why it is bad and why it is good. No? And then why you're being punished and why you're being rewarded. Damihan din natin yung reward. Di ba, kinuwento nga kanina sa kainan natin, di ba, yung mga seminarista ko. Gumagamit ako. Yung online classes kasi po, di ba, online classes ngayon, pinagtatalo na ng mga teachers ngayon. Paano natin malalaman kung nakikinig o hindi? Pero masyado tayong, ano, dahil alam natin, naka-off yung mga ano, di ba? May mga ginagawang iba, no? Paano yung lesson, nakikinig ba sila o hindi? Ay, akong ginawa ko na lang, oh, positive reinforcement na lang po. Yes. Sabi ko na lang, yun nga lang, maubusan ako ng GCash, no? Pero anyway, sinasabi ko lang, 200 pesos at the end of my talk, may tatanong ako kung sino makasagot, may GCash, no? Na 200, no? Oo, oh, okay. Buti na lang, dahing pera ni Pag-a-Jan. 200 lang. Isang once a month lang naman yun, no? Ito, tanong mo. Sabi naman ni Martina, sabi niya,
Gandang gabi po, Father John and Father Nelson. Mm-mm. Mahirap po mamalo, masakit po sa damdamin, lalo na pag nakitaan po ng latay ang anak. Ito naman, yung sinasabi mo, eh, matindi naman ang pinamaluho ninyo. Baka naman o yan ay ano, buntot pagi. Yan, yan, yung sinasabi ko. Pagka may latay po, iso po yung senyalis po, malakas na po talaga yun. Sobra yun, yun opo. Yun yung sinasabi natin na matindi na yun, sobra na yun. Yun yung, nagkatarsis ka na, na yung, yung galit mo, napunta na dun sa bata. Nalatayan mo na, matindi pong pamamalo na yun. Hindi kasi, po ganun. Kasi alam niyo po itong yung sinabi ko kanina, yung sampu, ten yun. Balikan natin para makita niyo po yung mga pictures po. Papakita ko uli. Yan. Yan sampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abuse, neglect, household dysfunction. The higher your score, meaning to say, kung 3, 4, the higher the probability na mayroon kang sakit na ganito. Yun yung sinasabi nila. Yung relationship nun. Connected siya. At, ito pa mabigat nito, no? Yung mas exposed po rito even can cause death in later life. Ng, yung nakita nila, yung buhay ng taong yun mas maikli kesa doon sa mga taong hindi gaano nakadanas nito. Eh, siyempre, di ba? Nakadanas ka ng trauma. Eh, gaya nga nasabi mo, mostly, ito din yun ang pinagmumulan din ng sakit. Hindi nakakasakit ka eh. Yeah. Diba? Kasi yung atin, pagbata tayo, our brain is developing at itong time na to, yung trauma, somehow, naaapektuhan ho yung brain po talaga po ng mga bata. At yun, may impact po yun sa well-being niya. Kaya nakakalungkot po yun kapag hindi po natin kagaya kanina, kaya ako nagsimba ho kay kanina, yun po yung hinomili ko, na napaka-urgent po talaga yung evangelization. Kasi we can save lives. Oo naman. Diba? Pag naturuan natin ng mga magulang, for example, yung magulang na ganito, ganyan, na wala, na very violent, at nagbagong buhay, we can save lives of the children. Diba? No, pwede nating matulungan yung mga bata na mabawasan na yung mga na-abuse na mga bata. Yun ang goal po natin. I don't think we can totally eradicate, pero at least mapababa po natin. No, para po sa kabutihan po nila. Mayroon pa akong nabasa rito, parang si Father Roach yata yun. Oo nga. Sabi daw niya, nung bata, yung punishment na ginagawa, pinapaluhod daw sa munggo at asin. Yun ang matindi nun, ano? Pero alam niyo, depende po yung isa pa. May mga bata, parang wala yun eh. Walang dating sa kanila. Ewan ko kung sa'yo ba may dating pag pinapanish ka? Siyempre may dating. Okay. Pero ibig sabihin, hindi namin naranasan yung munggo tsaka asin kasi pang-ulam na namin yung kaya hindi pwede pang ano. Hindi pwede gamitin. Pero, nung ako, actually, nandahil nga sa ano, sa napapalo kami. Ano nga eh. Yung nanay ko nga, kung ano mahawakan, binabato. Natatamaan din ako. Ako. O kasi, yun yung time natin eh. Oo. Nakuha ng nanay ko yung ano eh. Kung minsan, bunot. Yeah. Oo. Oh. Eh, mahusay ang nanay ko eh. Eh, magaling ka rin umilag. O, hindi, minsan hindi ako nakakain. Oo. Ang tatay ko magaling umilag. Pero, yun. Dahil doon, ano eh, kaya nga nung bata, dahil siyempre, nakakaramdam ka ng ganyan physically, yung sakit physically. Ewan ko ba sa pag natititigan lang kami ng nanay at tatay ko, takot na kami. 'Di ba? Yung alam ko may nagawa na akong mali, tapos tititigan ka na, naku, patay. Naku, 'di ba? Yan eh. May discipline din, no. Oo, may discipline. We're not saying naman tanggalin ang discipline, no, pero yun lang talaga yung make sure yung gagamitin po natin, no. Ito eh, physical lang po pinag-uusapan natin, ha. Physical pa lang, yung iba pa, no. Ito pa, Father John, no, sabi ni Ma'am Raquel. There was an anti-corporal bill authored by Senator Villar. Pero it was vetoed by President Duterte. Kailan ito? So ano ibig sabihin nito? Ano na to? Anti-corporal? Anti-corporal. Ayaw niya yung bill na yun? Yun ba yun? Paki-explain nga, Ma'am Raquel. Pero yeah, alam ko pinag-usapan ito eh. Pinag-usapan ito nga kasi nga yung alam natin na pag nakita nga natin yung impact po nito sa kalusugan ng mga anak natin, paglaki po nila ng mga bata po. Physical pa lang 'yon. Pero yung sexual abuse sigurado na po tayo daw matindi po yung impact nun, kaya talagang criminalize na po 'yon. Ito, no? Nag-text si ano si Ronnie. Si best friend Ronnie. Ano daw? Alam niyo, kababata ko to si Ronnie, tsaka classmate ko nung elementary sa public kami. Ano sabi niya,
Kung naalala ko pa yata eh, hinuhubar ng short sa school dati, Father Nelson ng elementary. Ikaw? Kami. Ah, kayo. Na-trauma ka naman. Hindi. Oh, grabe yung teacher namin eh. Pero bawal na ngayon yun. Oo oh, naman, bawal na yun. No, siguro, nakakapass pa yun eh, no? Oo, oh, pwede pa. Tsaka grabe yun. Minsan, naalala ko, may teacher kami nun. Talagang yung takong ng sapatos, pamumukpok sa ulo mo. Oh, yan, bawal na rin po yun. Opo, bawal na po yun. Kasi nagkaroon din talaga, nag-overboard na, no? Sobra naman din yan. Pero interesting dito yung bata kahit hindi sinasaktan, pero meron siyang nakikita sinasaktan. May impact din. Oh, di ba? Yung nakita nila yung pag sinasaktan yung nanay. Oh, binubugbog yung nanay, nakikita ng mga bata. Traumatic din sa bata yun. Mm-hmm. Pag naghiwalay yung mga magulang ng divorce, traumatic yun. No? Oo naman. Di ba? Ito, halimbawa, kami naman na hindi perfect family. Di ba? Yung kapatid ko na yung kanyang asawa ay nag-asawa na rin ng iba. Mm-hmm. Tapos there was a time ang topic nung sa klase nila yung pamangkin ko. Ang topic nila is about family. Mhm. Mhm. O di tinatanong. Mhm. Nasa natanong yata yung pamangkin ko about the family. Umiyak na lang siya. Yeah. Naiyak na lang siya. Tapos pag-uwi niya, kinausap niya yung mami niya. Alam niyo, marami mga bata ngayon sugatan. Ganun. Oh. Kasi marami na ako nakakausap. When we give recollection, di ba? No? Mga retreat, ang lagi po nila hinaing yun. Yan, yung kanilang upbringing ng bata. Sila, relationship nila sa parents nila. Paano yung nakaraan nila yun. Dala nila yun. Nagkaroon sila ng low self-esteem because of that, no? Dahil para ang tingin nila, sarili nila, mababa na. Yun. Kaya yun, psychological impact nito sa isang tao. Hindi natin pwedeng i-deny. Yeah. Kaya siguro maganda next week, pag-usapan natin ano pwede natin magawa. No? Ngayon, pinag-uusapan lang natin problema, eh, no? Pero ano pwede nating magawa para masolusyonan din natin ito? I think this is very important. Kailangan may solusyon tayo may pag-usapan at may magawa sana. Kaya nga, itong mga seminarista ko, alam ko meron silang power pag naging pari na eh. No? Yes. Bukod sa, of course, no, yung how they can be a model, no, sa kanilang parokya on how to treat children, di ba? Ganun din, maging model sila in a way na paano nila matuturuan yung mga family. Yung palakasin yung family ministry. Ako yun talaga eh. Yes. Huwag lang, mass is very good, no? Mga sacraments, kailangan po natin yan. Kaya lang, extend pa ho natin, di ba? Magkaroon pa ho tayo ng programa in terms of yung mga family ministries, no? Yes. O, si Franz sabi nga niya, the discussion, fathers, makes me think that we need to revisit the content of family and life ministry. Maybe more conscious incorporation of the practical psychological aspect of family life. Yeah. Kailangan po yun. And I'm sure marami ngayong mga family ministries, may mga psychologists din yata sila. Na meron ba? Meron naman. Meron. May mga nagbo-volunteer naman. Tsaka ngayon, parang pinag-uusapan din, I think, katulad sa amin, naibigay din yung topic na theology of the body. Yeah, diba, yeah. Maganda rin yung usapan na yan about the body. How sacred, diba? How we give importance to our body. And then after that, yung pwede rin pag-usapan yung forgiveness and healing. Ayan, pwede natin pag-usapan yan next. Paano? Nung nagkuha ko ng survey, nung test na yon, I think I scored something like, hindi ko na maalala na, pero may ilan-ilan din po ako. May ilan-ilan po. Kasi sila sabi rito, 4 and up, medyo nasa red flag. 4 yung score mo out of 10. The higher, medyo ano na yun, ano, worse malapit. Pa. Kasi 50, kung 1 or 2, okay pa. 1 or 2. At least yung sa original study na po yan. Okay? Sabi ni Lalaine, sabi, good evening po. Na-experience ko rin na mapalo by my father. I did not like it, so when I became a parent, hindi ako namamalo ng mga anak ko. I talked to them. If there is a need to call their attention, they grew up okay naman po so far. Yeah. Oh, yeah. At least, depende nga yun. Depende rin. Mahalaga kasi yung conversation. Eh. Talk, dialogue, pag-usapan natin. And then, listen. Listening. No? Importante yan eh. Para ma-reinforce natin yung mga magagandang behavior sa kanila.
Siguro yung ano, yung gaya na nabanggit natin na pagka gaya nung ano, natotrauma, ano, yung obesity. Mm. Malaking factor din yun, di ba, gaya ng nabanggit mo. Ano natotrauma? Siyempre, pag natrauma ka, minsan nag-isolate ka eh. Tapos nagiging coping mo yung kumain na lang ng kumain. Oh, connected na lahat. Nahihirapan ka ng mag-socialize, mm-hmm. no, mga ganun. Yung study naman did not show kung ano yung direct link, kung cause ba ito or what. Association mm-hmm. po ito. Pero uh-huh. may mga iba pang study kasi naman pinapakita ngayon, brain development ng mga bata uh-huh. kasi yung trauma. Mm-hmm. Yes. Eh, ang brain natin ang pinaka-manager yes. ng buong katawan correct. Natin eh. Very diba? Powerful ang ano, ang mind. Mm-hmm. Yung brain kahit natin. Kahit yung isang kaibigan kong doktor na, yan, yung neurologist, mm-hmm. yun ang sabi nila. How powerful the mind is. Mm-hmm. And every time that you are hurt, something goes in your brain. Yes. Oo. Kaya yung mga negative experiences, nandiyan, may i-store lang. Yeah, may impact yun sa development natin. Kaya yung kanilang mga function ng brain na yun, hindi gaanong nagpa-function. Yung kanyang mga role niyang yun. O ito, mayroon sa pang mga ano, kapag, sabi ni Marcela, kapag busog sa pagmamahal ang bata at na nagagabayan mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, hindi nagiging matigas ang ulo at mas madaling sawayin. Mm. Mahalaga sa nakikita nilang magandang relasyon ng pamilya. At ito po yan, magandang relasyon ng pamilya. Tapos, example bukod talaga. Sa family, tapos yung extended family, yung mahal na ng mga magulang, tapos mga kapatid, mahal pa ng mga lolo't lola, mahal pa ng mga tiyuhin at tiyahin. Talaga namang healthy yung batang yun. Pero let's define yung mahal, kasi meron din mahal ang definition nila ng pagmahal, bigay lahat eh. Di ba, no? Pero yung mahal na, alam mo yun, yung tough love na, hindi naman very tough na ano yung ano lang. Tama sa pangangaral. Firm but gentle. Di ba? Yung firm hindi ba pwedeng pagka, gentle no, but firm? Pwede rin. Pwede rin siguro, no? Basta importante lang, kapag mali yung bata, we correct. Pagka tama siya, ay we affirm, no? Iba balance natin. Iba naman, puro affirmation, bola-bola na. To the point na kahit mali, naging inflated na yung kanyang paniniwala sa sarili. Kaya akala niya, hindi siya nagkakamali. Oo. So, mahirap din. Di ba? Ano yun? Grabe yung self-confidence, self-esteem ng tao. So, sobra. Sumosobra naman. Ito naman, may sinasabi si Ed. Si Ed, sabi niya sa Center for Family Ministry po. Sa CIFAM to eh. Mm-hmm. Meron po silang inner child healing and psycho-spiritual integration. No, naman. Ito naman yung mga inner child healing, psycho spiritual integration. Kasi ito naman yung mga hurts mo. You try to talk to your past, no, nung yes. bata ka, no, childhood mo, babalikan mo. Part na ng healing ito 'yon, no. Medyo on that psychodynamic approach, no. Sinimulan ni Freud po 'yan. Mm-hmm. Although may mga iba pang mga development na approach, no, sa mga inner child healing. Meron pa iba. Ngayon nga, may easier ways na sabi ng CBT. Hindi ko na di-discuss yan. Mm-hmm. Pero, totoo po yan. You try to go back to your past. No? I-heal mo yung mga hurts mo nung bata ka. Or even sometimes, ang ini-integrate na rin nila yung you can also do, makikipagbati ka rin sa mga magulang mo ngayon. No? After realizing yung mga hurts mo. Kasi, alam nyo, yung mga magulang natin, if you go deep to their experiences, you will discover bakit ganun sila. Na sila rin, may sinaktan nung bata sila. Kaya ganun yung kanilang ano. Kaya pasa-pasa lang eh, mana-mana. Ngayon, pag naintindihan natin kung bakit nagkagalun ng parents natin, so hindi na natin sila i-blame. No, we will stop blaming kasi naintindihan natin, ganun din naman yung natutunan nila, di ba? So stop the chain. Yes. Ayan, how ganun. Do you stop the chain? Eh, siyempre, ganyan, ginalaman mo. Diba? Oh, with love. Na, katulad na, sabi nga na, sabi nung isang ano natin kanina, yung isang follower natin, sabi niya, naranasan kong, masaktan dahil pinapalo ako. Hindi ko na pinapalo yung mga anak ko. Sinasabihan ko na lang, nagko-communicate. So, yun, nai-stop. Yeah. So, yung mga anak na ganun din yung naranasan, na effective yun sa kanila, I think, paglaki nila at nagkaroon sila ng pamilya, ganun din ang gagawin nila, di ba? Basta importante, we're firm, no? Kasi minsan, meron tayong binibigay na punishment, tapos pinunawa tayo kaagad. Wala na. Pwede kasi tayo mamanipulate ng mga batang yun, wise yan, no? If they are really wrong, let's send that message, no? That they are really wrong, and then that they have to correct those mistakes na yun. And then if they do better, then we tell them, you're doing better. Bigyan ng reward, 200 peso cash, G-cash. Sa mga seminarista ko lang ginamit yun. Kasi malayo sila eh. Hindi ko alam paano sila re-reward eh. Dati, binibigay ko toothbrush.
Oh, edi ipunin mo lang. Para pag diba? Bumalik na uli seminary. Oh. Oh, diyan. Si... Ito, sabi pa ni Tita Marita. Oh. Oh. Sabi ni Tia Marita, it's very important for parents to give and show love while the kids are growing up. Hindi ano parate pag-alitan. Yeah. Iba balance po natin kasi iba puro negative galit. Eh. Pero if you're going to analyze again yung mga parents na laging galit, kasi nung bata sila ganun din eh. Correct. Ano kaya, halimbawa, ano yun? Napapanood ko to eh. Ewan ko lang kung minsan nangyayari din. Yeah. Halimbawa, yung isang nanay, no? Na nagkaanak, tapos biglang iniwanan ng ano ng asawa, sinumpa niya yung asawa niya. Mm. Kung minsan, di ba, napupunta sa anak yung galit. Yeah, totoo yan. Diba? Pag-usapan natin next week. Ayun, next week. Next week maganda yan, di ba? Oh. Kaya, dikit-dikit siya eh. Kasi minsan po, yung mga parents natin, kaya mainit ang ulo, kasi may problema din sila. Mm. And we kaya magandang maano natin to lahat eh, yung how I wish, no, how we wish na yung mga bata will have the right understanding how we wish, pero syempre mga bata pa ito eh. So hindi mo natin ma-demand sa kanila yon. Ang ano lang, wish na lang natin pag lumaki sila mas maging lumawak yung pag-iisip nila. No, tayo naman how we wish din na paano natin din mamamanage yung ating emotions. Dahil tayo yung adult, tayo yung mas responsible. Di ba? Kaya dapat tulong-tulong po tayo dito. Mm. O, sabi nga, ito, marami na mga nagko-comments eh. No. Oh, si Jenny. Ayun. Ate Jenny. Hi, Jenny. Hi. Sa mga Chicago. Hey, Chicago. Teach children right from wrong with calm words and action. Ayun. Tapos may consequences. Yeah, tama yan. Tama. Ito pa, oh, ito matindi, sabi ni Martina. Kami po ng kuya ko, nakaranas ng abis ng tatay namin, pinapaload kami sa asin. Pinapalo ng kahit anong mahawakan. Tindi nun, ano? O, diba? At nakikita po namin kung paano bugbugin ng mama namin. Totoo po, ayun. Hindi daw nila malimutan yung karanasan na yun. Siyempre, ano, talagang very significant yun. Tsaka traumatic. Yeah, I'm really sorry to hear this po, no, Martina. Ang ano ko lang po ay sana po you will be able to get over this then. No? Yeah. Yun yung ating ano. Kasi may mga, these are realities na nangyayari. Ngayon, if we are now in the right, instead sabi ko nga, if we are now in the position to be more understanding, correct. Pag-usapan natin ito next week. Pag-usapan natin next week ito. Kasi ako nga, na-realize ko yung mga parents po natin kasi yung growing up nila rin ho, dysfunctional. Mm-hmm. Kaya yung paglaki nila, dysfunctional din po sila. Yes. Kaya we want to break the chain. Mm-hmm. No? Kaya ako at this point, ako, I don't blame my parents anymore. No? Kasi I know my dad, my mom, may pagkukulang din kahit pa paano in the way they raised us. Pero na-realize ko na, siguro dahil lumawak na rin yung pag-iisip ko, ganun din naman yung pinagdaanan nila noon. Eh. And I'm sure many parents are like that. Dahil hindi nila alam yung the right way. Kaya nga ngayon, we have a responsibility, kami ni Father Nelson, we have the responsibility to teach our parents on how to do it. Ayan, oh, magkakaiyakan na tayo rito. Sige, sige. Sabi ni Ma'am Raquel, binalikan tayo. Mm. There was a bill po against the corporal physical punishment that may put parents who will physically hurt children in prison. So, parang, tapos, it was vetoed po by President Duterte. He wanted to give parents daw po the authority over their families. Ah, okay. Ayun. Okay, so hindi na. No? So, binabalik na sa parents yung ano? Oo, yung responsibility. Kasi, yun, alam ko ba sa nga, napag-usapan yan eh. Medyo naging overboard. Ngayon, yung 12 years old pa lang. Parang yun nga, na kapag kayong mga bata may ginawang ano, iba pa pala yun. Iba pa yun, no? Naging topic pa yun. Naging topic. But anyway, yan yung ano. So, anong oras na? Mag-alas 9 na pala. 8:59 na pala, no? Pero maganda po yung ating mga, ano, mga, syempre, palagay ko naman, marami din ho sa atin talagang nakaranas din ng mga, hindi man siguro ganong matinding trauma, no? Pero nakaranas din tayo ng mga ganyan. I guess physical, verbal abuse. Kaya siguro next week po, sa ating pag-uusap po next week, ito po yung isang titignan po natin, no? What can we do? No? Ano ba yung pwede nating magawa? Tayo, ikaw, ako, tapos yung mga nakikinig natin. Ano yung mga pwede nating gawin para unti-unti na, kasi nangyari na yun, let's say ako, ikaw, kayo na abuse kayo nung bata kayo, physical or whatever, no, ano ngayon po pwede natin gawin? Correct. No, medyo marami po pwedeng pag-usapan po diyan. Alam ko po medyo po seryoso, pero in a little way we want to plant that seed, no, how we can
improve the well-being po ng lahat, no? Mm-hmm. Lalo-lalo yung mga bata, alagaan na po natin sila. At kung meron po tayong mga hurts tayo po mismo, no, tayo's nasaktan noon, mm-hmm. sinaktan tayo noon, mm-hmm. at dahil dito nagkakasakit tayo ngayon, mm-hmm. at nananakit din tayo ngayon, mm-hmm. no? Mm-hmm. Yung mga ganun, yes. Correct. Kaya tayo ngayon kinakailangan natin mag-heal po tayo, mm-hmm. no? Iyon po yung pag-uusapan natin. Paano natin i-heal yung sarili natin, no? Correct, correct. Mahirap din kasi may mga yung isa-isan, kaibigan ko nagkwento naman sa akin na pagka meron silang hindi pagkakaunawaan nung asawa niya. Ang laging sinisisi nung asawa niya, yung mga magulang niya. Mm. Yung mga magulang ko ganun ang ginawa sa akin kaya. Yeah. Hindi natin maiiwasan. Pero may reality ron. Oh. May reality ron. Kaya lang, will that help? Parang hindi na, di ba? Sabi mo nga, past is past. But we have to learn from our past. Ngayon, but then we have to move forward. Ano yung pwedeng gawin? Di ba? So, yun yung pag-uusapan siguro natin darating pa. Alam ko, malawak po itong topic po ito. Pero maganda mapag-usapan po natin. May mga comments po siguro, papadala sa maganda basahin natin. Meron pa sila. Ang bata pong nakaranas na masakit gaya ng palo ng mga magulang parang maging less ang pagmamahal sa kanila. Mm. Eh, depende naman. No? Depende pagka may paliwanag naman at nauunawaan. Basta yun lang, wag lang laging sobra ang pamamalo. But if you can forgo with corporal, ako din ako eh. Corporal punishment. Pwede po. Yung mga siguro, mga simpling tap or what, siguro baka po pwede naman po. Wala pa akong clear cut po dito eh. Ewan ko lang kung meron na. Kung meron akong study po na lumabas na hindi po maganda, i-share nyo lang po sa amin. I-message nyo po kami para matingnan po natin. No? Sige, Father Nelson. So, I hope medyo naging, alam ko po medyo malalim po yung usapan natin ngayon. Sana po ay may natutunan po tayo. Next Sunday, ipagpapatuloy natin to. Oo. Medyo talagang, kung sakasakali, sasabihin po ninyo, bitin ang usapan. Bitin, at napakaganda ho ng ating topic. At maganda pag-usapan ho natin dahil sama-sama ho tayo magtutulong-tulungan, paano ho natin magiging malusog, no, yung ating kabuuan, no, bilang tao. Physical, spiritual, yan, ng ating emotional, yan, yeah. Mga tutulungan po tayo ng ating eksperto na nandito na si Father Jan. No, miski ikaw. Dahil, alam nyo, the gospel is the number one medicine na pwede nating gamitin. Ayan, pag-usapan natin next Sunday. Siyempre. Tsaka kausap talaga. Anong kausap? May nakakausap din na matino. Bawa, yung isang kaibigan ko, talagang grabe din yung trauma niya eh. Matindi yung abuse na nagawa sa asawa niya, ng asawa niya, to the point na maghihiwalay sila. Talagang grabe, matindi yung pinagdadaanan. Tuloy natin next Sunday. Okay. Oo, matindi. Kinakabahan ako sa kwento mo eh. Pero hindi ko na itutuloy. yung nangyari. Matindi. Yeah. So, ang ginagawa niya, pasayaw-sayaw, pag gano'n, ang talagang kailangan niya kausap. There was one time na nakausap nga ako, mahaba-haba yung usapan. Yeah, naman. And if we leave the gospel, mas marami kang makakausap. Oo naman. Siyempre, kaya pag-usapan natin yan next Sunday po. Hingi ng advice, alam mo naman ang natin, yun ang ating papel, magbigay ng magandang at mahusay na advice, makakatulong. So Father Nelson, bigyan na natin sila ng final blessing. Sige. At magkikita-kita ho tayo. Next week ko, tutuloy po natin itong topic na ito. At hanapan po natin, harinawa, magtutulong-tulong tayo with your comments at sa amin din hong karanasan at mga napag-aralan ay ating pong babalangkasin. Ano yung mga po pwede ho natin gawin para tayo po ay maka-move on, maka-move forward dito po sa ating mga pinagdaan ng mga traumas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming at mapagkalingang Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa gabing ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon na muling balikan ang aming mga karanasan, ang aming masasabi namin mapapait at na magagandang karanasan na nagtuturo po sa amin upang kami po ay mahubog bilang tao. Sa mga naranasan po naming mga sakit at pasakit,
Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, at naway bigyan mo po kami ng paghilom ng kaisipan, ng aming puso at ng aming kaluluwa. At hari nawa po, Panginoon, sa mga mapapait na aming naranasan, ay maging daan po ito upang kami po ay mas maging malapit sa iyo at ganun ay mas maging maunawain, mapagmahal, mapagkalinga sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay at gayon din sa aming mga pakikitungo sa aming kapwa. Panginoon, alam po namin hindi po madali yung aming mga naging karanasan, lalo po kami po ay nasaktan. Subalit sa iyong tulong ay paghilom ang aming hinihiling upang kami po ay maging instrumento ng pagmamahal at maibahagi ang iyong pag-ibig sa aming pamilya at sa aming kapwa. Dinadalangin namin ito, Panginoon, at laging po kaming tulungan upang nang sa gayon sa aming mga gawain, magawa namin ang mga bagay nang naaayon sa iyong kalooban. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. At sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain po tayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. O Mariyang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kami. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Naku, dami po natin. Oo, all over the world ito. From Chicago, Seattle. Ronnie, hi Ron. Oh, si Ate Diding, hi Ate Diding. Meron pa sa Canada, mga kaibigan natin. Si ano pa, nanood pa sa atin si Drew Barrymore. Si Ate Catherine. Si Ate Cholay, maraming salamat Ate Cholay. Mary Salim Araya. Ayan, sila, ayan, Tita Marie, mga hi, Araya. Hi, thank you for watching. At i-share po sa mga taga-Chicago. Sa ating mga kaibigan dyan. Franz, thank you sa mga tulong mo rin. Thank you. We received your help. Yes, thank you, Franz. Are you from France? Ah, si Tap Tap, hi Tap, sa Mississippi. Si Elena, si Elsie, Martina. UK, ha? Kita mo, ha? Kahit na may variant doon, ha. Nanood si Ronnie. Classmate. Ingat, nakakailang dose ka na ba? Nakakadalawa ka na ba? Parang pag may COVID, di ka makakapanood. Nang alin? Sabi eh. Nasa UK. Nene, nag-joke ako. Grabe. Okay, sige. Kasi seryoso tayo eh. Sila, okay. Salamat po. Tita Nancy, maraming salamat po from friends from US, Canada, UK, all over the Philippines, all over the world. Okay. For those who are following us, maraming salamat po. And please, share our page para mas marami next po Sunday tayong makapanood. Okay. Po, next Sunday. Salamat po. Tabayanan po muli ninyo kami ni Father John. Kami pa rin po at magsasawa ho kayo sa amin. Ako'y tinawag mo na maglingkod sa'yo. Ako'y tinawag mo na iyong